yesterday's ganap nga ay nagbiyahe nga kami papunta dito sa Malolos, Bulacan. Siyempre, ano pa ba ang ganap ko for today kung hindi ang magsagala? Ay, Diyos ko, sabi nga sa akin ni Bebo, palitan ko na daw ang intro ko. Dapat daw another day, another sagala, nakshuta. Ito yun nga, inayusa na nga ako ng isa sa pinakamagaling na makeup artist ng Bulacan, walang iba kung hindi si Gigi David. Powerful din ang kamay nitong si Madam dahil ilang minuto lang niya akong inayusan kaya naman nakakain na agad ako. Shit, napakabait talaga ni Ate Marian Libiran dahil napakadami niyang inihain sa amin. At kaya siguro marami-rami yung niluto sa amin dahil mahaba-haba din ang lalakarin namin, nakshoot ah. Ay Diyos ko, pasensya na kayo. Ako lang yata ang Reyna Elena na kumakain ng buro bago magsagala. Tawang-tawa nga sila sa akin kasi daw baka maamoy nila yung bibig ko. Sabi ko naman medyo malayo naman ako sa kanila. After that, ay inayusan at ginayak na nga ako ni Madam Josie Agbayani. Siyempre, the phenomenal assistant. Bay, lagi na nga kami magkasama nitong si Josie sa sagalahan at kinakabahan na nga si Bebo baka daw kami magka-developan. After that, nagbiyahe na nga kami papunta sa bayan at medyo malapit lang naman kaya lang inabutan kami ng traffic. Kaya naman nung makarating kami dito ay madilim-dilim na nga. Malayo pa nga lang ako at kakababa ko pa nga lang ng van eh naririnig ko na yung mga tao na nagsisigawan. But actually, balitang balita kasi talaga dito sa Bagna, Malolos, na pupunta nga ako at ako ay sasagala. Diyos ko, tuwang-tuwa nga ako sa mga tao dito dahil maski mga bata eh kilalang kilala ako. Kaya lang ang hindi ko ikinatutuwa, katabi ko lang si Birheng Maria, tinatawag nila akong nakshuta. Medyo smooth nga lang ang pagsagala namin dito dahil sa highway nga kami nagdaan at wala ngang baku-baku. Problema nga lang ay nag-cause na naman tayo ng traffic dito sa Malolos. Eh sabi sa akin ni Angeline Mapagmahal, ipapaban na daw ako sa sagalahan dahil cause of traffic ako palagi nakshoot ha. Pero okay lang din naman dahil feeling ko ngayong May ay ito na yung pinaka-last na sagalahan na pupuntahan ko. Pero hindi rin siguro kasi meron pa ako naka-line up na dalawang barangay nakshoot ha. Natawa nga ako doon sa isa sa mga nag-comment sa akin nung nakaraan. Kota na daw kasi ako sa mga sagalahan kaya dapat daw akong awardan bilang best in Reyna Elena. Abay, naaalala ko nga nung bata ako, pangarap na pangarap ko talagang magsagala lalo na maging Reyna Elena. Pero ngayon, parang hindi na ako natutuwa. Charis. Pero lang, tinatanggap ko talaga ang mga sagalahan dahil masaya akong nagpupunta sa iba't ibang mga barangay. Dahil sa totoo lang, mas na-appreciate ko talaga yung mga tao nag-i-invite sa akin dahil Diyos ko, napakadami kayang magagandang mga vlogger. Basta ko pa'y mapipili nilang maging Reyna Elena kahit eh originally nga rung ko, charis. Actually, patapos na nga ang May at masasabi ko talaga na bugbog ang katawan ko ngayong buwan. Pero okay lang yon dahil mahilig naman ako at ginusto ko naman yan. Mabalik nga tayo sa totoong istorya at ayan na nga naglalakad na nga kami sa kalsada at feeling ko ay papasok na kami sa iskinita na nakshoot ha. Nasa likod ko nga ang Hermana ngayong taon. Pero bago ang lahat, gusto ko muna pasalamatan ang The Salon by Marian Libiran sa pagpuprovide ng mga kailangan ko para sa sagalan nito. Haba-haba nga ang nilakad namin dito sa Malolos, Bulacan. Buti na talaga medyo nawawalan yung ilaw kaya nakakapagpahinga pa ako. Siyempre, inom-inom din po. Tama ko, matos kurugo. Charis. Ay shit, ngayon ko nga lang napansin. Tingnan nyo naman to si Bebo, makalunos neman, mas lamne datang. Diyos ko, wala nga akong masabi sa napakainit na pagtanggap ng Bagna, Malolos, Bulacan para sa akin. Bay, talaga namang inaabangan nila ako bawat kanto. At dahil sobrang init nga ng pagtanggap nila sa akin dito, kasabay noon ang pag-init ng buong pagkatao ko. Lagu-lagu lang talaga ako ng mga time na yan, pero pepekat na ako, eh, gana-gana hanggang singit, charis. Tingnan nyo naman si Bebo sa sobrang kabisiyan namin na kuha pang mag 0.5 na shoot, ha? Sa mga tao dito ay binibigyan nila ako ng mga bulaklak. Kaya naman kung mapapansin nyo, pakapal ng pakapal yung bulaklak na hawak ko. Diyos ko, meron ngang isang kanto dito at hindi ako sure kung makakalabas pa ako ng buhay. Gusto ko na naman pasalamatan si Jessie Gonzalez sa napakagandang gown na naman na to. Finally, natapos na nga ang sagala at nakshuta. Ako'y makakaupo na. Abay, ako nga ay nangingilambot na noong mga time na to dahil pinanggigilan rugo ako ng mga tao kanina. Diyos ko, gewada akong marshmallow, day. Bago nga kami umalis dito, ay tinawag ko muna yung mga tatlong babae na tumulong sa akin sa pagbubuhat ng arko ko kanina. After noon ay nagpaalam na nga kami dahil ako rin ay pagod na. Pero di bale, ilang araw na lang naman ay tapos na nga ang buwan ng Mayo at ako ay mapapahinga na, nakshuta.
Matanong ko lang sa inyo, nasubukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo, itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. Higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill upan nyo lang lahat yan, ilagay ang inyong mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May color game, toss coin at iba pa. Itong color game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para ka nga lang din nasa peryaan pero ang kaibahan dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag-cash in at mag-withdraw dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!